Sabihin broil salmon na may sibuyas at kamatis, salad at ilang iba pang mga bagay. Para sa kailangan namin ng sariwang salmon, hinahayaan magdagdag ng kaunting asin at paminta. Ihanda ang broiler at maglagay ng isang pritong pan upang maiinit. Sa sandaling mainit ang kawali, malalim ang salmon sa hindi na kailangang magdagdag ng langis. Ang salmon ay may natural na langis. Hayaan itong makakuha ng kulay ng kayumanggi sa magkabilang panig. Tumatagal na mga 8 minuto na lutuin kapag mainit ang oven. Tandaan na i-on ito upang i-brown ito sa magkabilang panig. Mukhang masarap. Hayaan itong gumawa ng salad ngayon. Ito ang kailangan nating gawin ang salad, inuna ang lahat sa mga herbs. Pagkatapos sibuyas sa manipis na hiwa at kamatis na kaunti. Makahanap ng isang mangkok at itapon ng sibuyas at kamatis sa loob. Magdagdag lamang ng mainit na paminta kung nais mo ito. Maaari kang magdagdag ng asin at paminta. Pisilin din ang sibuyas sa tuktok ng lahat at ihalo ito ng maayos. At huwag kalimutan na magdagdag ng mainit na paminta kung napagpasyahan mong kainin ito ng pulang. Mainit. Kung hindi ka kumakain ng sibuyas, maaari kang gumawa ng pipino salad. Ngayon alam mo na ang gagawin. Paghiwa ng pipino sa maliliit na hiwa, ihagis ito sa isang mangkok. At asin at paminta at nagawa mo na. Ihalo ng mabuti ang salmon ng puting bigas. Kung nais mong maaari mong ihagis ang ilang tinadtad na bawang sa tuktok ng kawali. Kapag ang bawang ay kayumanggi, magtapon ng kaunting bigas at ihalo ito sa langis ng salmon omega. Ay masarap. Upang mabigyan ng magandang paggamit ng langis ng salmon. Maaari mo ring iprito ang pinakuluang patatas o kainin ito ng pinakuluang yaka. At pagkatapos ng isang mahusay na pagkain, isang tasa na mainit na kape o tsaa. Tamasahin ang pagkain. Nagsusulat ako ng mga libro para sa libangan, hindi mo kailangang bilihin ito. Kung mayroon kang Amazon na papagsiklabing, maaari mong basahin ito ng libre. Marahil gusto mo ang kwento ng isa sa aking mga libro, salamat sa pagbisita sa aking pahina.